Ang Greek mythology. Bata pa lang ako, tuwa na ako kapag nakakapanood ako ng mga palabas tungkol dito, na kung saan mamamangha ka talaga sa lakas at kapangyarihan nila. Lalong nadagdaga ng interes ko nung itapag ito sa history subject ko noong high school. Well anyway, ang Greek mythology ay kwento o alamat ng sinaunang Griego na tumutukoy sa pinagmulan at likas na katangian ng mundo. Mga kwento tungkol sa buhay at gawain ng mga Diyos, bayani, sinaunang kultura at ritual ng mga Griego. Samahan niyo akong balikan ang kwento at buhay ng pinakamakapangyarihang Diyos ng Greek mythology na si Zeus. Si Zeus, ang pinakabunsong anak ni Cronos, ang God of Time, at Rhea, na Goddess of Fertility and Motherhood. Nagkaroon sila ng anim na mga anak, sina Demeter, Hestia, Hera, Poseidon, Hades, at Zeus. Pero bago ito, isang propeta ang nagsabi kay Cronos na pababagsakin siya ng isa sa magiging anak niya. Dahil sa paniniwala at takot nga na mangyari ito, pagkatapos ipanganak ng bawat isa, ay nilulunok niya ito. Nagpatuloy ito hanggang sa panglimang anak. Sobrang ikinalungkot ni Rhea ito dahilan para makaisip siya ng paraan para mailigtas niya si Zeus. Nung ipinanganak niya si Zeus, sa halip na ang bunso niya ang ibigay, ay kumuha ng malaking bato si Rhea at ibinalot ito sa tela na siya namang ibinigay niya kay Cronos para lunukin. At napaniwala naman niya ito na ito si Zeus. Itinago ni Rhea si Zeus sa Mount Ida sa Crete at pinalaki ni Gea, Adamantea at isang kambing na nagngangalang Amalthea na isang nymph. Habang lumalaki si Zeus, nakilala niya si Metis na siyang nag-udyok dito para maghiganti sa kanyang ama at gumawa ng lason para dito. Nagtagumpay si Zeus sa kanyang plano dahil inihalo niya sa alak ang lason na siya namang ininom ng kanyang ama. Pero dahil nga immortal si Cronos ay di ito namatay. Sa halip ay sumuka lang ito ng sumuka na parang di nagtira ng pang-uwi. Oops, joke lang. Ito ang naging dahilan para makalaya ang mga kapatid niya. Nang tuluyang makalaya, sama-samang nilabanin na Zeus at mga kapatid nito ang puwersa ng kanilang ama at ang mga Titans sa tulong ng mga Hikanton Kires na pinalaya ni Zeus mula sa Tartarus at mga Cyclops na siya namang gumawa ng sandata nitong Thunderbolt bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagpapalaya sa kanila. Matapos ang tagumpay, napasakamay nila ang kaharian ng mundo. Siyempre, kailangan isa lang ang pinakahari, kaya nagpalabunutan sila at si Zeus ang nanalo at pinagharian ang mundo at ang Olympus. Ipinaubaya naman ni Zeus ang paghahari ng karagatan kay Poseidon at ang underworld naman ang kay Hades. Naging maayos at maganda ang pamamalakad ni Zeus na panatili niya ang balanse at kapayapaan ng immortal at mortal na mundo. Napangasawa ni Zeus ang nakatatandang kapatid nito na si Hera. Pero bago ito, naging asawa niya si Metis, ang Goddess of Wisdom. Familiar ba? Tama, siya yung nag-udyok kay Zeus para magiganti sa kanyang ama. Pero, ang malupit dito, nilunok niya si Metis dahil din sa takot na mapatalsik siya sa trono ng kanilang magiging anak. Naisilang si Athena sa pamamagitan ng paglabas nito sa ulo ni Zeus. At ito ang kanyang naging paboritong anak. Bukod sa pagiging makapangyarihan ni Zeus, di maitatanggi ang pagiging kilabot nito pagdating sa mga chicks. Sa katunayan, nagkaroon si Zeus ng mga anak sa iba't ibang mga babae. Paano ba naman? Iginamitan niya ito ng mga ipinagbabawal na teknik. Alam niyo bang kayang magpalit anyo ni Zeus bilang isang hayop
o bilang ibang tao. Nakakabilib, di ba? Well, ito kasi ang ginawa niya kay Alcmene. Ginaya niya si Amphitryon na asawa nito para makaisa. At si Hercules ang naging bunga nito. At hindi lang yun, nagpalitan niyo din siya bilang isang swan o gansa para akitin ang reyna ng Sparta na si Leda. But wait, there's more. Isa pa sa dumaan sa mga kamay ng ating mapagmahal na hari ay si Danae. Si Danae ay kinulong ng kanyang ama na si Acrisius sa isang silid. At para makapasok, nag-anyong gintong ulan si Zeus dahilan para mabighani si Danae at si Perseus ang naging bunga nito. Nagkaroon din siya ng anak kay Demeter na kanya ring kapatid at ito ay si Persephone. Marami pang naging babae o asawa si Zeus na kung tutuusin ay wala pa sa kalahati ang nabanggit natin. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito ay kinatatakutan pa rin si Zeus, mapa-Diyos man o mortal dahil na rin sa pagiging makatwiran, pantay, matalino at pagiging maunawa nito. Yun nga lang, minsan mainitin ang ulo nito na nagiging dahilan ng kulog at kidlat kapag nagagalit ito. Na siya naman nagbibigay ng takot sa mundo ng mga mortal. Si Zeus ay kilala rin bilang isang great punisher. Ibig sabihin, kapag nagkamali ka, pagsisisihan mo talaga. Gaya ng nangyari kay Prometheus na pinarusahan na ang kanyang atay ay kakainin ng agila araw-araw matapos magnakaw ng apoy sa mga Diyos at ibinigay sa mga tao. Kamatayan naman ang naging kaparusahan ni Asclepius sa pamamagitan ng Thunderbolt dahil binuhay niya si Hippolytus kapalit ng ginto na naging banta para sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga Diyos at mortal. Pero di naglaon ay binuhay niya muli si Asclepius at sinabihang huwag bubuhay ng patay nang hindi niya ipinag-uutos. Si Zeus ang Diyos ng karangalan at katarungan. Siya ang nagtatag at nagpatupad ng mga batas at naging basihan para sundin ng mga hari upang masigurong di nila aabusuhin ang kanilang kapangyarihan. Nirerespeto si Zeus sa buong mundo. Sa katunayan, ang Olympic Games ay ginaganap sa Olympia kada 4 na taon bilang pagbibigay-pugay sa kanya. At bago tayo matapos mga kabaliktanaw, konting pahabol muna. Alam nyo ba na ang pangalan ng kabayo ni Zeus ay Pegasus? Hindi yan, makaiba iniisip nyo. Pegasus na tagapagdala niya ng kanyang Thunderbolt at si Zeus ang katumbas ni Jupiter sa Roman mythology at Thor o Odin naman sa Norse mythology at Agila at Toro ang kanyang sagradong mga hayop. At dyan nagtatapos ang maikli nating kwento tungkol kay Zeus. Sana ay may natutunan kayo kahit konti sa video natin na ito. Samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod pang mga baliktanaw episode na kung minsan ang nakaraan ay masarap balik-balikan. Salamat!